Ayun, magandang umaga po sa inyo lahat. Alexander Lex to Juice. Babalik para sa inyong update. May maentratan ako. Kahapon ay dalawang news website po ang nag-feature sa kanya at ang sabi niya about her relationship with Aaron Haskell. Yes, mga kaibigan, it was a great feeling na talagang makita mong talagang napag-uusapan ng isang Maymay Entrata. Una dito, of course, freebie Manila, sabi niya dito, Maymay Entrata, hashtag Maymay Entrata on her Canadian boyfriend. At peace sa puso ko na wala akong dapat ipag-alala sa kung saan man siya naroon. Basta maging safe lang siya. O diba, napaka-thoughtful ng isang Mary J. Maymay Entrata. I know I no heard this today, and I saw this at an interview sa Magandang Buhay. Pero ang mabasa ang kanilang mga write-up ay talagang napakasarap pong pakiramdam. Napakasarap sa pakiramdam na talagang people are following Maymay's every move. So, diba? Yes, Pinoy Big Brother ang sabi dito ni Freebie Manila. Alam na, Pinoy Big Brother alam na Maymay Entrata has admitted that she and her Canadian boyfriend and Aaron Haskell faced difficulties in a long-distance relationship. Pero dahilan sa nandun daw ang trust at nandun ang respeto, sabi niya, sobrang OA nito pero 24/7 kami nagtatawagan kahit nagtatrabaho siya. Nandyan lang ako natutulog or ako nandito siya natutulog. Ayun, nandyan sila para sa isa't isa hanggang mag-meet yung time namin saka kami mag-uusap or mag-movie. So, they are watching movies together mga kaibigan kahit na sila ay nasa state ng long distance relationship. At as a thing na talagang mahirap gawin kasi Canada is quite different time zone from the Philippines. So, ayun po. So, yan po ang isinulat ng Freebie Manila kahapon mga kaibigan. And then, nabasa natin yung post ni ABS-CBN website. And we are happy on that, mga kaibigan. Pero today, akala ko hanggang kahapon lang na napag-uusapan ng isang Maymay Entrata. Pero today, mga kaibigan, ayun, laman pa rin ang kauntalaan itong si Meridale Maymay Entrata. Bakit ko nasabi? Siyempre, dahilan sa nakita natin yung post ng Filipino Star. Ayan ha. Basahin ko sa inyo, guys. Sabi dito, nasaan na ba yun? Kasi nakita ko na yun guys, kasi lang lumipat ako ng page kasi may nabasa ako kaya gusto kong i-share sa inyo. So yun po mga kaibigan, sinasabi ko na maraming mga website na muli ang naglagay ng kanilang mga features about Maymay Entrata and her long distance relationship, lalo na yun sina-stress out itong long distance relationship na sabi ni Maymay, sobrang hirap po ng LDR. So hindi lang ABS-CBN, NPR ang gumawa ng feature kay Maymay. Gumawa din ang Freebie Manila. And then here is official pep.ph. Sabi niya, Maymay Entrata on relationship with Aaron Haskell, sobrang hirap po ng LDR. Not just that, kasi ito po na feature din si Maymay sa Filipino Star ngayon. Ang sabi niya, sa Canada naka-base ang kasintahan ni Maymay Entrata na si Aaron Haskell. Yan po ay finiture na dito ang 24/7 na tawagan ni Maymay Entrata with Aw Aw. O diba? Known kasi siya as Aw Aw and Meow Meow Couple. So, yes, thank you so much for these features. Talagang na-appreciate natin yan at talagang masaya tayo na nasusubaybayan ng mga website na yan at palagi kong nakikita na talagang featured itong si Maymay Entrata every time so na may ginagawa ang isang marital Maymay Entrata sa showbiz Landia, mga kaibigan. Alexander Lexter Jules, yan ang latest on Maymay Entrata sa social media. Yeah. And as of today, happy Thursday everyone. Ang sabi dito, isay, may nakatabi mi sa sasakyan, isang guy nanood siya ng video ng Ama Kabugera song ni Maymay Entrata fans. Kaya ito, hayun, thank you naman. Kung may ganoong nangyayari, may galit siya kay Maymay kasi di siya
di sila nababanggit kapag nagpapasalamat siya. Ayun, hindi pa pala tapos ang girian ng basher ni Maymay at ng mga fans ni Mary Jo Mementrata. Hindi ako yun. Ayun, sabi niya. Kilalang mag-GL sa ASAP. Itong daw, si Maymay. Girl lovers. Kasi nga, sweet-sweet talaga itong si Maymay. And Kim Chu all the time. Thankful tayo kay Kim Chu, talagang love na love niya ang kanyang bisayang kaibigan. Mamagang on today's Bible verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 21. For God made Christ, who never sinned, to be the offering for our sin, so that we could be made right with God through Christ. Diba? Thank you for this, Mama Gang. And then, yeah. Yan po ang latest, and I will see you later, guys, for more. Dito lang sa aking channel, Alexander Lexter Jewel.